Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Hello, guys, and welcome back again sa aking channel. Ngayon, gagawa tayo ng haul from the past 9.9 sale or September 9 sale ng Shopee. It started September, so yun, hanggang September 9. So nagkaroon sila ng super duper crazy sale noong mga araw na yun. So guys, konting disclaimer bago ko umpisahan tong haul na to. So itong mga items na binili ko, hindi ko siya para ipagmayabang sa inyo, okay? So gusto ko lang i-share kung paano ko na-maximize o nagamit yung mga vouchers ni Shopee. Kasi during those days, meron silang spin to win ba yun? Ayun. So mag-i-spin ka and then pwede kang manalo ng either 9,999 na coins, 9% discount or 19% discount. During those days, mga nakailang ano ko, nakailang Shopee coins ako and tatlong 9% off na discounts. Ginamit ko talaga siya ng bonggang-bongga. So karoon ako ng actually 5 transactions yun. And 2 of them failed. Yung isa totally fail, pero yung isa na-receive ko, pero the items, guys. Hindi ko na lang babanggitin yung mga shops na yun. No? Let's start! Pisahan muna natin doon sa pinakauna kong in-order. Power bank. Nabili ko ito kay Treasure Cloud. So, this is the Jaguar power bank with 10,050 milliamps of battery. Makakapag-charge ako dito ng twice or 2.5 charging galore. Okay. Meron siyang LED light. Okay, so meron siyang tatlong modes. So, yun yung pinaka-bright and then pinaka-dim. 650 pesos. But, since September is also my birth month, meron din silang promo for birthday celebrants. So, pwede mo siyang gamitin 14 days after ma-issue yung voucher. So, na-receive ko yung voucher siguro mga September 3. Yun. Nung nakita ko to, 650 pesos, ginanap ko na yung opportunity. So, I got this for only 507 pesos. Plus 7 pesos na shipping fee. Naka-minus ako ng 150 pesos. Next items na binili ko is from Faye Likes. So, unahin muna natin this pouch. So, this is the digital storage package. So, yeah. So, ito yung ginagamit kong lalagyan ng aking mga cables, chargers, and everything. Loob niya, merong zipper compartment, and then, sorry, may mga papel. Meron din siya mga garter sa loob para ilagay yung charger mo in case. This is for 50 pesos. And then, the next one is the credit card business card knife. So, ito yun. Binuksan ko na siya. This one is for 25 pesos. So, para siyang utility knife, pero hindi siya mukhang matibay. So, ayan. So, ganun yung itsura niya. So, pwede mo siyang gamitin, manghihiwa ng kung ano-ano, habang nasa bundok ka. Char. Next one is the card wallet. So, actually, tatlo yung binili ko kasi nagpabili yung friend ko ng dalawa. Yung akin ay color violet. And then, yung dalawa sa friend ko is black and green. So, unfortunately, yung kulay green ay nasira na. So, ito yung color black. Kaya hindi ko pa binibigay sa'yo to kasi i-haul ko muna. Ayan. So, ganun yung itsura niya. Lalagyan ng credit cards. Well, may credit cards. Cards, IDs, pwede rin cash. Ayan. So, ito yung isang green. Ayan, Jobo. Ayan na yung nangyari. So, nabaak siya sa gitna. All of the items are in good condition except this one. These three is for 20 pesos each. Ito yung rain adult shoes cover. So, para sa ulan. Dahil maulan ngayon. Ayan. This one pala is 60 pesos.
Next natin is yung bag rack. So actually nakasabit na siya dito. So ito yung sabitan ng bag na ikakabit mo siya sa pintuan. Mag-insert na lang ako ng picture somewhere. Dito na lang. Mag-insert ako ng picture kung ano yung itsura niya. That one is ₱465. DIY wood makeup organizer storage with mirror. Ito na yung second to the last na binili ko. So, ito siya. Diba? Ang cute. Ayan. So, meron siyang mirror. Natanggal ko na yung mirror. Inside the mirror, meron siya nalagyan ng tissue. Meron siyang tatlong compartment. Si upper compartment, the second, and the third. And then, meron maliit dito. Ito, nakakatuwa siyang buuin. And at the same time, ang hirap. Kasi iba, yung ibang pieces niya, iba doon sa picture. This one is Camellia. Ayan. Ang ganda niya. Super. Tapos, nakakatakot siyang idikit or ikabit kasi parang mababasag. Kasi hindi siya yung wood na wood as in, na parang basta, parang plastic na wood din siya. So, ganun. And the other one na binili ko is a gift for my friend. Mamich! Feeling ko mas mauuna tong ma-upload sa birthday mo. Ayan. So, yun yung birthday gift ko sa'yo. And then, the last one na binili ko kay Faye Likes is itong Ninja Multipurpose Pocket Tool 18-in-1. And meron siyang screwdriver, box opener, can opener, meron na rin siyang bottle opener. So, ayan. Hindi ko pa siya nabubuksan. Pero magagamit ko rin naman siya in the near future pag tayo ay nag-camping. Wow, may camping. This one is for ₱25. Ang subtotal or lahat-lahat na total nito is ₱545. So, plus ₱5 na shipping fee, that is ₱550. So, ayun. Wala pala siyang ano. Hindi ko siya ginamitan na coupons. So, yeah, ₱545 lahat-lahat nung binili ko. And then the next one nabili ko is from a VIP lounge. Ito na yung second na ginamitan ko ng voucher. Actually, doon sa tatlong voucher na binigay sa akin or yung 9% off, dalawa lang yung nagamit ko. And ginamitan ko rin ng Shopee coins. So ito kasi ay nandun sa mga sale or flash sale sa Shopee. This is the Coty Airspun na loose face powder. Ayan. So I got this in the shade translucent extra coverage. So ayan. And guys, alam naman natin na mahal ito and tinitinda siya sa Shopee for ₱500 and I got this for only ₱330. Yeah. So, and then, the next one na binili ko kay VIP Lounge. Actually, ito lang yung mga makeup products na binili ko. And then, the next one is the... Ayan. So, this is in the shade Pearlescent Pink. This one is for ₱260. Last one na binili ko kay VIP Lounge is the Uno Card Game. So, yun, naiwan ko kasi sa office. So, hindi ko mapapakita sa inyo. So, I got that for ₱60 lang. Punta na tayo doon sa mga naging unsuccessful transactions ko kay Shopee. So, this is the first time na nagkaroon ako ng failed transactions through Shopee. And super disappointed ako kasi yung isa ginamitan ko ng voucher. And yung voucher na yun, ay pwede mo lang siyang gamitin hanggang ano lang, kumbaga doon lang sa period na September 1 to September 9. So, hindi ko siya natanggap kasi hindi nag-push through. Pero binayaran ko siya, ginamitan ko siya nung 5,000 na Shopee coins. So, actually, ito yung mga Samyang noodles. In-order ko siya September 6, tapos binayaran ko siya nung September 11. Tapos, sabi ni seller, wala daw, hindi daw available. So, yung kasing binili ko is yung 2x na spicy noodles and yung cheese na variant. Sabi ni seller, hindi na daw available yung 2x. So, siguro by next week daw.
Ang ship out date niya dapat is September 14. So lumipas na ng September 15, 16, wala pa ring feedback from the seller. Tapos maya-maya mo, kahapon lang, September 16, nag-chat si seller. Sabi, hanggang ngayon, wala pa rin daw yung 2X, tsaka si Cheese. Sabi ko, akala ko naman yung 2X lang wala. Bakit ngayon yung Cheese wala na rin? Ayun. Sabi niya, hindi daw ni-reserve nung pinagkukuhanan niya, kung anik-anik, ayan. Ayoko na maghintay. Pagod na akong maghintay. Charot. Ni-refund ko na lang siya. So, yun yung nangyari. So, yun yung first fail ko na transaction. So, ito naman yung pinakahuli at pinakalatest and pinakarude na seller na binilhan ko sa Shopee. As in, talaga, Diyos ko, dahil nakakalur cake. Ang mga in-order ko, this one, ginamitan ko siya nung 9% off from Shopee. Ayan. So, the first item na binili ko is itong tripod. Ayan. So, I got this for 100 pesos. Diba? So, sobrang kagustuhan makatipid, ito ang nakuha. So, compare doon sa tripod ni Ner, ito ay plastic yung pinaka-base niya. Ayan, plastic siya kasi super shiny and compare doon kay Ner's yung ginagamit ko ngayon ay metal talaga siya. Baka mamaya habang hawak ko yung camera ay biglang bumagsak. Feeling ko mabilis siyang masira. Hindi siya ganun ka. So, next naman natin is itong micro OTG adapter for Android phones. Ito yung isa sa pinaka-fail. Huwag nyo nang pansinin yung ano ko, ha? Huwag nyo nang pansinin yung kuko ko. Ala, Kylie. Kylie, mutan mo na. It's very cheap. And hindi talaga siya gumagana. Ilang USB or hard disk na ang ginamit ko. Wale, hindi siya gumagana. So, this one is for 50 pesos. 50 pesos, ha? Ayan. Next. So, yung next naman is this iPhone. Ito ay Kainer. Pinabili niya sa akin. So, hindi ko alam kung ito ba ay mag-fit sa kanyang iPhone. Ayan, iPhone 6. Next. Ito yung pinaka na disappoint ako and talagang hindi ko nagustuhan yung mga pinagsasabi ng seller sa akin. Alam mo yun, galit mo si ako. Bibili ako kasi mura-mura lang. I got this for 89 pesos, pati yung gainers. 89 pesos. So, excited ako. Tinaray ko siya. Best, hindi ka siya. Cellphone. Case. Actually, itong ang black, medyo kasha pa eh. Sa ibabaw, may butas, pero walang butas. Ano, mag-picture ako ng ganyan. Although, sakto naman yung socket ng, ang tawag dito, ng charger. Pero yung iba, gusto. Nainis ako kasi, nag-PPM ako sa kanya. Sabi ko, parang hindi naman, may po pa nga yun, ha? Sabi ko, po. Parang hindi naman to pang Zenfone Selfie 4. Feeling ko nga, and actually, it is for Zenfone Selfie 4 Pro. Ayun. Tapos sabi ko, pakitingin naman po ng pictures kasi yung mga buttons niya or yung mga butas niya, hindi fit. Tapos, hindi na siya nag-reply. Online, pero no reply. Alam ka namang ibalik ko pa, diba? Magkano ang shipping fee pabalik dun sa seller. So, yun lang, guys. If you wanna know anything or kung may questions kayo regarding sa mga binili ko, kung effective ba siya, kung maganda ba siya, just comment down below, okay? Thank you very much, guys, for watching. And if you like this video, please give it a big thumbs up. And do not forget to comment and subscribe to my channel. Okay, thank you very much, guys, for watching. And I'll see you on my next video. Bye!